muna at panoorin ang testimonial ng top 2 earner for the year 2021 to 2022 na si Rochelle Sumadia, a.k.a. Aling Rakitera! Live sa YouTube Live. So, good morning po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga partners po natin na OFW, magandang-maganda pong umaga. And of course po, bago po ako mag-share ng aking success story, gusto ko pong batiin ang atin pong CEO, of course, napakasipag, napakabait, President, CEO, Engineer Bong Velasco, and of course ang kanya pong magandang may bahay, si Ma'am Aldona Velasco. Binabati ko rin po ang ating pong magaganda at nagagwapuhang presidentials. Ayan. And of course po sa ating pong mga regional stockies, provincial, at sa lahat ng stockies na nandito, sa lahat po ng dealers, magandang umaga po ulit. So, ayan po, Rochelle Sumadia, a.k.a. Aling Rakitera. So, marami pong nakakakilala sa akin as Aling Rakitera. Ako po ay tubong Batangas, isang Batanggenya. At bago po ko nakilala si Loadmana, sobrang hirap po ng buhay. Siguro, makaka-relate po yung marami sa atin. Kasi, sabi nga, tuwing may darating na opportunity sa atin, lagi tayong naghahangad na baka itong opportunity na darating sa atin o inaalok sa atin, baka ito na yan. Baka ito na yung pwedeng magpabago sa buhay natin. So, ganun po kami kapositibong mag-asawa. Way back 2020 ng October, habang ang kasagsagan po ng COVID-19, ako po ay isang ahente ng kabaong at the same time po, ako po'y magtitinda. Meron po kaming motor, nakasakay po sa aking likod ng motor ng Mio, yung 12 tray po ng itlog. So, during pandemic po, ganun po namin binubuhay yung pamilya po namin. Ano po, hindi ko po yun ikinakahiya. Bakit? Marangal na trabaho. Ano po, kahit po maliit yung kita, basta maliit, nasa tama po, galing po sa marangal na trabaho, dapat po natin yung ika-proud. Hanggang isang araw po, sabi ng mister ko, Ma, baka naman gusto mong dagdagan o tulungan pa ako na madagdagan yung kita natin. Sabi niya sa akin, bakit hindi ka mag-loading? Sabi ko sa kanya, maglo-loading tayo. Eh, barya-barya lang naman ang kita ng loading, sabi ko sa kanya. Samantala ka ako sa itlog, sa isang tray, kikita na ako ng 10 piso. Sabi niya sa akin, bakit yung 10 piso? Hindi ba barya pa rin yun? So sabi ko sa sarili ko, bakit hindi namin subukan? Ano po, siguro lahat ng nandito, kaya tayo lahat nandito, dahil lahat tayo sumubok. At walang masama sa pagsubok o mag-try, ano po, sa mga bagong bagay. So sa halaga pong 200 pesos, ako po ay naging retailer. Actually, hinayang na hinayang pa ako sa 200 kasi bago ko pa yun natubo sa pagtitinda ng itlog. Kaya lang, sabi ko, wala namang negosyo na walang puhunan. Nung kumikita na po ako as retailer, at may mga nagtatanong na rin sa akin na tindahan na sinusuplayan ko ng itlog, na gusto rin magtinda ng itlog, sabi nila sa akin, Aling Rakitera, baka naman gusto mo rin kaming suplayan ng load kasi nakikita namin sa post mo. Kaya lang sabi ko, paano ako magsusuplay ng load? Eh ang alam ko lang i-load iyong retail. So sabi ko sa paliwanag po sa akin, yun po yung provincial stockist po natin ng Aurora, si Ma'am Manilet po, na taga Batangas din. Sabi niya sa akin, Mare, pwede kang mag-dealer. So that time, ang dealership po natin is 3,998. And that time, 3,998, malaking halaga po yun para sa akin. Pero sabi nga, dahil gusto kong magkaroon ng negosyo na makapagpapabago sa buhay ko, ginarab ko po yun. Nangutang po ako ng 3,998 sa pag-aakala na yung buong package, ang laman ay load. So, ang lakas ng loob ko. Sabi ko dun sa inutangan ko, 3 days lang. Ibabalik ko yung 3,998. Unfortunately, nung ma-encode na ako, ang dumating sa akin, 250 pesos na load,
load wallet at meron akong 50 retailer pins. Sabi ko ngayon, paano to? Nasaan na, Mare, yung other load wallet? Sabi niya sa akin, Mare, yan talaga yung package. Doon pa lang ako natauhan. Sabi ko sa sarili ko, patay ako nito sa inutangan ko. Kaya lang, sabi nga, may kasama siyang retailer pin. Ano pong ginawa ko sa retailer pin? Ibinenta ko pa rin po siya. In 3 days time, naubos ko po yung 50 retailer pins. Nabayaran ko po yung aking pinagkautangan. At ang good news po doon, naging dealer ako, nakabayad pa ako ng utang, kumita pa ako ng 10,250. O, di ba? Ang ganda ng negosyo natin. Kaya lang sabi ng mister ko na isang traffic enforcer, sabi niya sa akin, mag-investigate ka pa dyan sa load mana. Baka mayroon pang mas magandang kita. Kaya lang, that time, sabi ng aking mother sponsor, hihintayin muna natin yung taga Laguna. Kasi hindi niya alam i-present pa that time yung ating marketing plan. So, hindi pa nakakapunta nun si Coach Maricel at si Coach Wilmer. So, that time, habang naghihintay akong dumating sila, nagbebenta po ako ng retailer pin. Until such time na dumating sila, nakapitong dealer package na po akong nabenta sa pamamagitan po ng pagbebenta po ng retailer pin natin. Ngayon po, nung dumating na sila, sabi nila sa akin, magandang maging stockist. Sabi ko, oo nga, napakaganda nung programa. Kaya lang, kung yung 3,998 ay pinangutang ko pa, paano naman kukunin yung 194,888 sa municipal stockist? Sabi ko, suntok sa buwan. Gusto man nating kumita, gusto man nating mabago ang buhay, kaya lang that time hindi pa po ako nakakahawak ng buo na 100,000. So sabi ko, malaking halaga yan. Kaya lang sabi po naming mag-asawa, uwi tayo sa bahay, bahala si Lord. Ano po? So ginawan po namin ng paraan, nag-pray po kami. Pag-gising sa umaga, ginigising niya na ako ng madaling araw, sabi niya sa akin, meron ng sagot. Alam niyo po anong sagot ni Lord? Ibenta namin yung bahay namin. Marami sa atin, hindi yun gagawin. Bakit? May bahay ka ni. Di po ba? Isasangla mo ba? Ibebenta mo ba yung bahay mo? Yung nag-iisang pag-aaring meron ka para lang isugal sa isang negosyo? Maaring marami sa atin sasagot ng hindi. Totoo po yan. Kasi kahit magulang ko, sinabihan po akong nababaliw ako. Pero bakit? Nakita ko po yung magandang sistema ng load mana. Nakita ko po yung lehitimo yung negosyong pinapasok ko. Sabi ko sa kanya, Nay, huwag niyo muna po akong husgahan. Ipapakita ko po sa inyo na tama po yung pinasok ko. Kaya lang po, 2 weeks pa bago po namin nabenta yung bahay. Pero ang galing ano po, sa pagbabenta ng bahay, it takes months bago makahanap ng buyer. Kaya lamang po, dahil niloob po talaga ng Lord na ibigay sa amin itong load mana, binigyan niya po kami ng chance na maging municipal stockist. At hindi ko yun sinayang. Marami sa atin, mga stockist na. Nakakatuwa po yung mga nag-stockist dito na hindi nyo po ipinangutang yung inyo pong pinampuhunan o hindi po hindi na kayo nahirapan. Maaaring winidraw nyo na lang sa mga bangko nyo. Pero kami po, ang amin pong sinacrifice dito, yung bahay po namin. 7 days lang yung binigay sa aming time para makalipat ulit. At saan kami pupunta? So sabi namin, doon tayo pumunta sa lugar na kukunin natin. Doon sa munisipyo na kukunin natin. Kaya ang isang Batangay niya, tumawid ng Bataan. Nandito po ang LM Legends, sila po yung grupo ko ngayon. Sabi ko sa mister ko, paano tayo magsisimula ng isang negosyo sa lugar na wala tayong kakilala? Pero anong sagot niya? Kung si Jesucristo hindi kinilala sa sarili niyang bayan, bakit hindi natin subukan? Alam po ninyo, yung tagumpay po na nakuha ko po sa load mana, actually, hindi ko po ito tagumpay. Tagumpay po ito ng aking grupo. Tagumpay po ito ng bawat individual, ng bawat stockist na nagtiwala sa akin, ng bawat dealer na nagbigay sa akin ng dealership package nila para makapag-umpisa rin po dito ng negosyo. Ginawa lang po akong instrumento. Alam nyo po, pag ang puso mo nasa
lilingkod sa kapwa mo. Yung ang gusto mo rin, yung naabot mo, maibigay mo rin sa kapwa mo, ang Lord hindi madamot. Minsan nagtatanong tayo, bakit 3 years na ako sa Loadmana, pero bakit ang bagal ng resulta ko? Alam nyo po minsan kung ano po ang kulang? Yung puso po natin. Baka hindi po natin na-check. Hindi ko po sinasabing may sakit tayo sa puso. Pero, minsan po, yung puso natin, yung attitude natin, ang hindi tama. Alam nyo po, dito sa Loadmana, kung dati po, sa dati kong trabaho, ako po talaga pag nagtrabaho, binibigay ko po yung best ko. Gusto ko po, ako po yung ayoko po bang may masayang na oras. Sabi ko nga, gagawin mo lang din naman, ibigay mo na yung best mo. Sabi namin, dito kay Loadmana, pinagbentahan namin ang bahay, ang pinag-umpisahan namin, whatever it takes, gagawin po namin yung Loadmana. Alam nyo po, nung kami po'y maging municipal stockist, in 6 months time, napakabuti ng Lord dahil binigyan niya po kami ng unang 1 million dito sa Loadmana. And imagine, 1 million pesos para sa isang aling raketera na minamaliit ng maraming tao na 1 kilong bigas, ayaw kaming pautangin kasi wala kaming pambayad. Kumita po ng 1 million sa Loadmana. Sobrang saya. Hindi po yung dun sa pera na kinita ko, kundi dun sa naramdaman ko na may kaya pala pong magbago. Na may pag-asa pa. Hindi lahat ng nawawala ng pag-asa. Minsan, isip lang natin yan. Mindset lang po yan. As long as naniniwala ka sa kakayanan mo, as long as ipinagkakatiwala mo yung buhay mo sa Diyos, walang imposible. Nandyan po ang Loadmana, napakaganda po ng sistema. Ibalik mo lang sa kapwa mo kung ano yung blessing na binibigay sa'yo ng Lord. 100%. More than pa sa hinihingi mo ang ibibigay niya. Hindi ko po hiniling na ako po ay maging top earner po ng Loadmana. Ang hiniling ko lang po, kumain ng pamilya ko bawat araw. Kasi wala po kaming pagkukuhanan na. Yung bahay po na pinag-umpisahan namin dito sa Loadmana, taon bago po namin yun naipatayo, ng paunti-unti. Magkano lang po ang sweldo ng isang traffic enforcer? 300 pesos. Siya pa ang gumawa. Ano pong binibili lang namin materyales? Padalwa-dalwang simento. Ngayon po, ang dating nagbenta ng bahay sa pamamagitan po ng Loadmana, nakabili na uli po ng bagong lupa, nakapagpatayo po ng bahay. Ang dati pong lakad, dating nauulanan, ngayon po may sarili na ring sasakyan. Ang dati pong pinagtatawanan, ngayon po nagbibigay ng inspirasyon sa iba. At yun yung pinaka-the best thing na binigay ng Loadmana sa akin. To be an inspiration sa bawat tao na may nawawalan ng pag-asa na meron pa. Kaya pa. Sa lahat ng naghihirap, kaya pa. Mindset lang natin na mahirap gawin. Lahat ng pwedeng gawin sa mundo talagang mahirap. Paglalaanan mo ng effort, paglalaanan mo ng oras. Pero alam nyo po, dito sa Loadmana, tumaya ka lang ng oras mo, tumaya ka lang ng effort mo, panalong panalo ka. Yeah! Hindi ko po ito magagawa kung hindi po sa pagtutulungan ng aking grupo, ang LM Legends. Kami po, alas 7 pa ng umaga, umalis na po ng Bataan, papunta po dito sa Quezon City. Ang gumising po kami alas 4 ng madaling araw, natulog po kami alas 3. Isang oras, parang ayaw pa nga po naming matulog, sobrang excited po kami. Hindi po dun sa award na tatanggapin po namin, kung hindi po, alam po, na ako po'y maging asin sa bawat isang dumalo ngayon, na yung kwento ni Aling Raketera, tuwing maaalala ninyo, kwento ng pag-asa, kwento na kayang baguhin ang buhay ng bawat isa. Huwag ka pong mawawala ng pag-asa. Alam po natin, mahirap ang buhay. Normal po yan. Walang madaling buhay. Nandito na po tayo sa Loadmana.
Ano pa yung sinasabi natin? Sana may maganda pang opportunity. Minsan sinasabi natin sa kausap natin, ang swerte-swerte mo. Actually, walang swerte. Ang lahat ng mayroon ang mga top earners, pinaghirapan po nila yan. Ibig sabihin, kung tayo ngayon nagko-question ng result natin, then ask ourselves, are my efforts enough? Di po ba? Minsan tanong tayo ng tanong, at minsan ito yung mali sa atin. Mahilig tayong manisi. Hindi natin kayang i-claim sa sarili natin yung mali natin. Mali ko to eh. Kaya next time, babawi ako. Tama ako eh. Kaya ito ngayon yung result ng grupo ko. Ay, may dapat pang baguhin sa attitude ko. And I will accept that. Para next time, mamomotivate ka na ulit na magbago ka, ma-enhance ka, huwag kang tumigil na matuto. Learn, learn, learn. Alam nyo po, last Tuesday, graduate po ulit ako ng kolehiyo dahil po sa pamamagitan ng load mana. Hindi po hadlang ang katandaan o yung edad para mag-claim pa ulit ng another knowledge. Hindi ko po yun para ipagyabang, hindi po yung diploma, hindi po. Nag-aral po ako kasi gusto kong dagdagan yung kaalaman ko para may ituturo ako sa grupo ko na nagnanais ding iahon ang buhay ng kanilang pamilya. Lahat po tayo dito sa Load Mana, magkakapatid po tayo. Mahalin natin ang isa't isa. Tama ang Sir Bong, huwag tayong magsiraan. Mahalin natin ang bawat isa. Dahil tayo, magkakapatid dito, meron tayong iisang goal. Yun yung iahon ang buhay ng bawat isa. Alam nyo po, pag iisa lang yung goal, iisa lang yung tinitingnan mo, positibo ka palagi, hindi ka nakakaramdam ng kahit anong inggit sa kapwa mo, hindi ka nakakaramdam ng kahit anong paninisi sa kapwa mo, hindi ka nakakaramdam ng galit. Maraming taong nagagalit, yes. Maraming tao na magda-down sa'yo, yes. Pero sabi nga, always, always learn to forgive. Isang araw po, pag po tama ang inyong mindset, tama na po ang ating ugali, tama na ang ating puso, nasa tama kang kumpanya, ibibigay po ng Lord ang biyaya na para sa atin. Maraming maraming pong salamat, Load Mana, sapagkat binago po ninyo, binigyan nyo ng kulay ang buhay ni Aling Rakitera. Salamat po. Mabuhay, Aling Rakitera! Thank you so much!